Okay, hi everyone, welcome back to my channel. And sa video na to, ang i-share ko sa inyo ay kung paano mag-set up ng buttonhole sewing machine. So, simula sa trading hanggang sa kung paano natin to gamitin. So, tara! Okay, so ito guys yung buttonhole sewing machine na gagamitin natin. So, umpisahan natin sa pag-thread, kung paano mag-thread ng buttonhole sewing machine. So, bali ito yung thread na gagamitin natin. So, ilagay lang natin sa steel pin. Ayan. Okay, masyadong magalaw. So, ayan guys, start tayo dito. Ayan. Punta dito. So, lapit natin ng konti. So, after natin yan malagyan ng thread, punta na tayo dito sa head ng kanyang machine. So, yan, sunod natin dito. Lalagyan natin yan. Tapos, babalik natin dito. Papunta dito sa kanyang thread tension disc. Ganyan mo siya. Tapos, meron dito parang pin. Igot mo dyan. Tapos dito din. Pasok mo dyan. Ayan. So, bali ganyan yung magiging itsura niya. Ayan. Kailangan daanan niya yung mga thread guide na yan. Tapos, punta dito. Pababa. Tapos, yan, punta dito, okay, sabit na natin dito bago natin sabit dyan. Tapos, ikot lang ulit natin dun sa pinaka thread tension disc nya. Tapos, makikita nyo dito may spring, sabit mo rin yan dyan. Tapos, saka mo, lawit pa ganun. Tapos, balik mo ulit dito sa pinaka hook nya, may hook yan dyan. Ayan. Pagkatapos nyan, pagkatapos doon, dito na sa part na to. Sa pinaka-lever niya, no? Ayan. So, after dito sa pinaka-lever niya dito, thread take-up lever, papunta ulit siya dito sa thread guide niya dito na nakahook. I-hook ulit natin siya dyan. So, papunta na dun sa may karayom. So, after dun, may another thread guide ulit dito na bulog. Pasok lang natin siya pa ganun. Yan. Tapos, so, after nyo dito, sa thread guide nito, meron ulit isa pang thread guide dito sa may needle bar. Okay. So, dyan natin ipapasok siya ulit. Ngayon, pag napasok mo na dyan, pwede mo nang ipasok sa karayom. So, unlike sa single needle, papuntang kanan yung pasok. Dito naman paharap sa'yo. Okay, papunta sa labas. Ayan, pag ganyan ang pasok niya, palabas. Yun. So, pag nipasok mo na, okay na yan. Tapos, nandito yung lagayan ng bobbin case niya. So, wait lang, lagyan natin ilaw. Ayan, after nating i-thread sa karayom, so, kailangan din nating i-thread yung pinakailalim. So, dito nga pala nakalagay yung bobbin case niya. Tingnan natin yan. Yan. Diyan nakalagay itong pinaka bobbin case niya. So, paano ba natin ito i-trade? So, tara. So, bali ito yung bobbin case nung buttonhole natin, ano.
ito naman yung babin niya. So, pag nagtitrade ng babin case nito, para lang din nagtitrade ka ng sa pang high speed. So, ayan. Ganito lang yung kaibahan niya. So, pag pinasok mo siya ganyan, pasok mo ulit, may dalawang slot yan dito. Papasok mo sa unang slot. Ayan, tapos ito yung pinaka-tension niya, no? Pasok mo dyan. Kailangan nakasabit siya dyan. Tapos, ipapasok mo ulit siya dito sa pangalawang slot. Tapos, may butas dyan. Kailangan lalabas dyan, no? So, ganyan lang. So, dapat tama lang din yung tension niya. Okay? So, tara. Papasok naman natin to dun sa pinaka nagaya na dyan. Okay? Ng bobbin case. So, pagpasok niyan, kailangan naka ganito siya. So, ayan. Kamukha nung sa high speed, may kanal, mayroon din siyang kanal na sinusundan. Ayan, oh. Ang mapapansin nyo dito. May korte din siyang susundan. Dapat eksakto lang din yung pagkakapasok mo. Tapos, nakalabas yung sinulid na ninyan. So, tutulak mo lang din. Pag naikama mo na, tulak mo lang din. Time mo yun. Pag tumunog na, ayan. Kung paano tanggalin, parang high speed lang din. Kukunin nyo lang to. Tapos yan, tanggal na, okay? So, pasok ulit natin yan. Okay? Okay, dito naman sa part na to, meron ditong nilalagyan ng winder, no? So, ito yung pinaka-winder niya. Tapos, ito yung bobbin niya. Pag tinulak mo tong ganun, mag-rewind siya. Tapos, kasi ito, tumatama to sa belt. Umiikot to. So, dyan tayo nag-rewind. So, kamukha lang din sa high speed na merong sariling rewinder. Okay. Magmumula rin yan dito sa kabilang thread. Punta dito. Papunta dito. Yan. So, sundan mo lang din yung guide niyan. O, so, pasok mo na lang siya dyan. Para makapag-rewind. Okay. Dito naman sa part na to, dito natin i-adjust yung sukat ng button hole natin, no? Yung tahi ng button hole. So, ito kasi sa itong adjustment na to, nakaset na kasi to sa 3/4. So, kung gusto nyong lakihan, luluagan nyo lang to, tapos iangat nyo. Okay? So, parang ganito. Pag niluagan nyo yan, angat nyo lang. Or bababa, or angat. Okay? Kung gusto nyong lumaki yung tahi sa button hole. So, okay. Balik na natin. Okay. So, bali yung kahit malapad yung tahi niya, kung maliit pa rin yung blade, kasi pag nag-adjust ka ng sukat, halimbawa, 1 inch ang gusto mong sukat ng tahi, dapat yung blade mo is nasa 3/4. Okay. Mas lamang ng konti itong tahi. Kasi kapag parehas 1 inch, yung tahi, 1 inch din yung blade. So, mapuputol niya yung tahi. Okay? Alright, dito naman sa bandang likuran, nandito yung stitch camp niya. No? Dito, sa part na to. Kung gusto mong palitan ng stitch camp, so, buksan mo lang to. Ayan. Para magbago yung style ng tahi niya. So, papalitan lang ng stitch camp. O, bali. Tapos, dito naman kung sa part na to, ito sa baba, ito. So, pwede mo rin yung buksan dyan. So, dito natin i-adjust yung sinsin ng tahi niya. Kung medyo lalaki yan o dadalangan. Or, papasinsinin yung kanyang tahi, no? May indication din dyan na sa kaliwa ba o kanan. Okay, yung adjustment. Okay, dito naman sa treadle, ito yung pag inapakan mo to, tatakbo yung button hole. So, dito naman sa kabila yung foot lifter. Pag inapakan mo to, aangat yung kanyang presser foot. Ayan. So, bali, ito yung pinaka-presser foot niya. So, ito yung blade. Dito yung blade. So, yun lang, guys. And of course,
Okay, nandiyan sa part na yun yung power on sa bandang ibaba. So, bali, itatry natin siya ngayon. Yan, so bali, itry natin siya, no? Pag binuksan mo yung machine, so, parang high speed lang din. Maglalaan ka muna ng ilang segundo bago mo siya apakan. So, pag napag-circulate na yung mga oil niya, mga 10 seconds, pwede mo na siya apakan, no? Okay. Mga pala, pag inapakan mo itong button hole ng isang apak, ang tahi niya ay isang full rotation, no? So, nakaset na kasi yun na pag apak mo ng todo ay isang ikot na niya. So, isang bagsak na rin niya, no? May butas na rin siya. Okay? Hi everyone, sana po nakatulong ang video natin today. And kung meron po kayong comment or suggestion, just comment down below. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po tayo. And thank you for watching.